And start recording, mga kalapida. Welcome sa isa na namang uli reaction video. So, please muna tayo sa politika. Sa Pilipinas. Muna tayo sa Amerika. Pero may halong ano to eh. Galing yung video kay sa iyong araw. Gagawa tayong reaction video. Title nito, critical na kalagayan ni Biden. Dahil sa kanyang pagpapahirap sa mga conservative Christians. Hindi, tingin ko hindi naman siguro. Diba? Magre-react tayo. Kailangan natin mag-react. Panoorin natin to. Isang pangyayari ang nangyayari ngayon kay President Joe Biden. Dahil ang dating katawanan na pagkakamali niya at pagtumba sa harapan. Pagtumba daw, yung mga pagtumba ha, habang ina-analyze natin to. Na napakaraming tao ay sa una ay nakakatawa. Ngunit ngayon ay tinabaga nakakalungkot na nangyayari ito kay President Joe Biden. At ito daw ang sinyalis ng downfall ni President Joe Biden. Ito ha, hindi natin to ginagawa para pagtawanan. Kung may sakit man si Joe Biden kasi ano eh, diba? Galit nga tayo sa mga nangusga kung may sakit, di ba? So, be it na lang ko ano yung mangyayari. Hindi natin alam eh, di ba? It is what it is nga, di ba? So, pagdating dito sa video na to, politically, maraming videos na, ewan ko kung eto yun ha, si Sa Iyong Araw. Di, check natin. Sa Iyong Araw. Sa Iyong Araw channel. Ayan. Tignan natin yung mga video nila. Ayan. Dito tayo. Kadalasan, eto Biden, pinupondohan ang pagpapahirap na sa mga Kristiyano. So, yun yung nangyari, kaya nagkaroon siya ng title na ano pala, na parang, ang tawag dito, parang nagpi-feedback ata ako. Hello, check, check, check. Parang karma dating eh, no? Pero, sa ibang mga video niya, galit siya sa US, sa China, kampi siya dito sa US. Diba? Ayan o. Si Putin at ang China ay naka-score ng mapangwasak na pasabog sa US at Europe. Diba? Karma ng China, lumalaking krisis sa utang ng China. Magulo, magulo yung channel niya. Pero mag-subscribe kayo kung gusto niya sa mga ganitong content. Diba? Opinyon ko na lang yon sa akin. Kasi hindi ko alam talaga kung China ba to o ano eh. Diba? Tapos may masamang mangyayari kay Biden sa June 1, wala tayong nakitang, ano, wala naman tayong nakitang masamang nangyari. Ayan o. Kung papanoorin natin itong mga video niya, wala, magulo. And Joe Biden ang pinakamahinang pangulo ng US na magdadala sa mundo sa matinding ewan. So, makikita naman natin mga kalapida na pagdating sa ibang video na kine-create nito, magulo, nagugula na ako. Katulad niyan. Lahat kalaban niya, China tsaka ano, US. Diba? So, pakinggan muna natin to ha. Hindi natin kine-criticize si Joe Biden. Siguro kay criticize natin siya pagdating sa ano, sa yung sa dahil sa nagkakaroon ng mga ano, yung pagbibigay niya ng mga armas sa mga para magkagera, di ba? Kasi pinagkakitaan nila yan. Tuloy natin. At ito pag-usapan, mga kaibigan. Sa social media at sa mga news media sa iba't ibang daan ng mundo at maging sa United States of America ang sunod-sunod na pagsemplang
at pagkakahulog ni President Joe Biden sa publiko. At ito ay isang serye. Isa na dito ang pagkakahulog sa hagdanan na nangyayari kay President Joe Biden sa harapan ng publiko. At ito ay tinatawag pang unfortunate fall ng mga news media na nangyayari sa commencement address sa Air Force Academy pagkatapos niyang matapos na ibinigay ang diploma. Ito ang nangyari. At hindi rin nagtagal ay Mahina rin yung ano niya, hindi siya nasalo. No? Ito, si dating president. Well, ito ang nangyari. Oh. At hindi rin nagtagal ay nag-comment. Dapat bibitawan niya yung papel, sasaluin niya yung presidente, di ba? Kung kayo yung militar, di ba dapat binitawan niya yung papel, sinaluin niya yung presidente? Ewan ko ha, ewan ko. Panoorin niyo pa yung iba mamaya. Binigay ang diploma, ito ang nangyari. At hindi rin nagtagal ay nagkomento si dating President Donald Trump patungkol sa pagkakamali ni President Joe Biden. The whole thing is, look, the whole thing is crazy. You gotta be careful about that. You gotta be careful about that because you don't want that. At kung ating makikita rin mga kaibigan, during G7 Summit, makikita natin na dumalaw si President Joe Biden sa Japan. At ito ang nangyari. Nakamuntingat siya na mahulog na naman sa hagdanan. Hindi kaya may ano siya, yung sakit sa lula. Diba? So, siyempre, makakapag-explain naman ng mga ganyan, doktor, hindi naman tayo, di ba? Kaya ayaw natin husgahan. Ang kokomenta natin dito yung mga nangyayari sa mundo natin. Okay, tuloy. Habang noong November, si President Joe Biden ay nagbibigay ng speech sa New York kasama si Governor Kathy Hochul ahead ng midterms noong siya ay biglang na-trip at nabanggit niya ang salitang black. At noong August, anong tawag dito? Ano yung racist pa si Joe Biden? No? Last year, si President Joe Biden ay nag-struggle sa kanyang paglalagay ng jacket pagkatapos niya mag-step off sa helicopter. Ako tingin ko kasi dahil sa ano, lakas ng ano yun, hélice ng chopper. Diba? Kahit sino naman kahit sino naman siguro kong hinahangin, diba? Mag-struggle. The First Lady Jill Biden, natulungan siya. Gayun din, noong June last year, si President Joe Biden ay nagsa-cycling sa Delaware kasama ng kanyang First Lady na si First Lady Jill Biden. Noong siya ay nag-slow down at in-approach ang media at pagkatapos nito, depressingly siya. Ito tingin ko ano, tinulak siya ni First Lady. De, joke lang po yun. Pinatumba. At noong May last year, ang ano siya, may ano siya siguro, may sakit siya sa lula. Diba? Ewan natin. Then, may kamuntikan na matulas sa mga isa, guys. Sa Air Force. Ayun, no? Isa. May ibang, ano pa yan, may ibang angulo pa yan. At noong March 2021, ay makikita natin na si President Joe Biden ay nahulog sa hagdan sa eroplano. Hindi lamang isang beses, kundi tatlong beses. Bakit hindi kayo tinutulungan ng ano niya, ng mga security niya, no? Tapos ang taas-taas pa akitin. Alam nilang may ganyan, hindi nila tulungan, no? Anong klaseng, ano kayo? Kumbaga sa Pilipinas, PSG. Sila, ano, ASG. American Security Group. Hindi ko alam, eh. Ano bang tawag sa mga ganun? Comment down below nga. Ating mapapansin mga kaibigan, ito ay nagiging trending ngayon sa social media. Dahil na rin sa pagkakamali ito, marami ang nagkukomment na napakahina raw ng katawan ni President Joe Biden. At makikita natin ang kanyang pagiging weak at kapansin-pansin mga kaibigan. Underperformed din si President Joe Biden according na rin sa survey na kinandak sa United States of America na binabanggit pa na siya raw ang worst president ng United States of America. Pagka nagtatanong ako sa mga kamag-anak ko dun, eh, yan din naman yung sinasabi nila, di ba? Eh, ba't kasi binoto lang na marami, di ba? Ayan. Gera, Russia, kasi nakikialam. Di ba? China, Taiwan, kasi nakikialam. Anong susunod? Ano ba to? Si RTIA? Lahat na lang? Ah, dahil na rin sa napaka. So, yung issue dito, yung pamalakad niya, hindi yung sakit niya, ha? O, tuloy. Mga problemang kinakaharapan ngayon ng bansang United States na dahil sa kanyang leadership ay hindi nagiging safe mamuhay sa United States at dahil pinangungunahan ni President Joe Biden ang persecution sa mga Kristiyano sa United States. O, yun. May ganun pa.
ano to, naging ano, Muslim, ano yun, maging ano na, yung parang sa mga Middle East na ano, pinapatay ng mga Muslim yung Christian, ganun ba yun? O mga ISIS? Naging ganun na ba si Biden? Ewan ko kung totoo to, ah. Hindi ko lang alam kung totoo to. Makikita natin na bumabagsak ang leadership ni President Joe Biden at pati na rin ang kanyang kalusugan ay bumabagsak na rin. Kaya naman, binabanggit sa mga nakasulatan sa Kawikaan 16 verse 18, ang kayabangan ay humahantong sa kapamakan. At ang parang hindi para kay Joe Biden to, parang kay Rapi Tulfo to eh, no? Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Yun. Tas ang mapagkumbaba yun yung itataas. Mamataas ay ibabagsak. Kaibigan, nais ipaalala ng ating pag- Ayun. Cut natin pagdating sa Bible eh. Ako na yan. Ahaba tayo dyan eh. Magdedebate na naman. So, tingin ko hindi naman yung sakit niya eh karma dahil sa ano, dahil sa pag-aano niya sa mga Kristiyano. Diba? Siguro may sakit lang talaga yan eh. Kung weak leader siya, pwede. Kasi pakialamero din naman si Joe Biden. So, yun yung titirahin natin doon. Hindi yun yung ano, hindi yung sakit. Diba? Kayo, mga kalapid, ano sa tingin nyo? Karma nga ba to kay Joe Biden? Kasi pagdating dito sa video ni ano ni sa iyong araw, parang lahat may karma. May karma yung China, may karma yung Amerika. Bakit sa Pilipinas, sino ba dapat makarma? Pakita nyo nga. Diba? Sino yung mga dapat makarma na politiko dito sa Pilipinas? Sa tingin nyo, kung meron, pakicomment down below. At asahan natin na may matutunan tayo kung sino yung dapat makarma dito sa Pilipinas na politiko. From president papunta sa mga mayor. Siyempre, sama nyo na yung Senado. Comment down below, mga kalapida. And ano, kayo nang bahala kamusta ka dito kung ano. Diba? Guluot ako. And stop recording.